Guys, welcome back sa akin channel. And for today's video guys, ako ay magagawa ng DIY tattoo eyebrow. So, isa lang ang gagamitin ko at ito lang siya. Ayan. Yung blackener shampoo. Ayan, papakita ko sa inyo kung paano yung paggawa. Sana maging successful itong gagawin ko kasi medyo mahirap-hirap tanggalin, besh, pag nagkamali ka. So guys, para sa correction naman, lalagyan natin siya ng ano, ito, yung concealer. Para yung mga hindi pwedeng lagyan is maiwasan nating lagyan. So guys, kung bago ka pa lang sa channel namin, bago ka magsimula, please click the subscribe and click the notification bell para every time bago kaming upload is update ka. So guys, ito na guys, kailangan natin ng lagayan. Ayan, ito. Kahit anong lagayan, kung anong pwedeng gawing lagayan dyan sa inyo. Ayan, pwede na yan. So, ito lang, isang sachet lang ng blackener shampoo yung ilalagay natin. Ayan guys, lagay na natin siya dyan. Kailangan lahatin natin siya. So, after nyan, ilagay na natin, lagay natin siya ng konting tubig para sa ano, niya. So ayan guys, nalagyan natin siya ng tubig. So gagamit pa rin natin itong nasa brush na to. So maya maya lang ng konti. Nahalo na rin natin siya, yung konting tubig lang. Pwede natin muna ito po pagkuhanin to, itong nandito sa brush, para hindi sayang yung ating pang tattoo. So ayun na guys, nagawa na natin yung ating pang tattoo. Pakain na tayo, kain tayo. Turon, with kape. So mamaya ka na dyan. Nakamay sa likod. So, ito na siya guys. Nagawa na natin siya. Ito siya. Ayan. Medyo itin yung kulay ng iba. So, haluin pa natin. So, ayun guys. Tapos, maglalagay muna tayo ng concealer para sa mga part na hindi natin pwedeng lagyan. Kailangan natin ng concealer. Para hindi siya mag... Baka kasi magtawag dito. Lumampas, mahirap na siya tanggalin pag lumampas yung ano. Kaya kailangan natin ng concealer. Baka dire-dire ko lang ilagay natin. So next naman, yung isa naman. Napanood ko lang to guys sa isang ano, sa isang video sa TikTok. So gusto ko lang i-share. Gusto ko lang din subukan. Pantay ba? So guys, ito na. This is the moment of truth. Maglalagay na tayo ng blackener shampoo. So ayan, blackener shampoo. Kukuha muna tayo dito sa brush kasi sayang yung ano. Parang medyo malabnaw yung ano natin. Ito. Ay, Bex, malabnaw nga siya. Ito kulay green. Wait na. Lagyan ko pa nga ng konting blackener. Parang kulay green siya. Parang magmukha akong piccolo na ito. So, ayan guys, dinagdagan ko kasi para siyang kulay green. OMG. Dagdagan natin kasi kulay green ang ating kilay. Hindi sana ako mag-video ngayon kaso lang parang nagustuhan ko lang mag-video kaya video tayo. So dito natin padamihan sa may mga bandang part na may dulo. So, kailangan pala natin ng eyebrow brush para sa pag-spread sa ating kilay. Kailangan natin ng eyebrow brush. So, ayun na nga, nagkamali na nga tayo. So, agad siya. I-wipe agad natin siya ng concealer pag tayo nagkakamali.
So dito may part na to is kailangan maano lang siya, manipis lang. Para natural looking pa rin. So tuloy-tuloy lang natin. Next yung kabila naman din. Kaya itsura nito pag natapos. Dapat daw kasi huwag masyado malabnoy para tumalab siya. Sa akin kasi parang napasubukan yung labnoy niya. Dapat malapot pa na. So dito sa may part is kailangan na i-manipis lang. Siyempre ito guys, ano tawag dito, ilalagay ko ito sa buhok ko mamaya kasi sayang naman. Sayang naman yung hindi nilang doon, diba? Sayang yung black hair shampoo. Yan, kailangan malapot. So ito nga pala guys is ano, 8 pesos lang per sachet. Pwede kayong bumili sa kahit anong drugstore, meron kayo dyan. 8 pesos lang siya. So ayan, medyo sa ano lang pala siya nagiging green, tapos pag nalagay na siya is kulitin na, wait lang. So ayan guys, nagdagan natin itong sa kabila kasi hindi siya pa ganun ka ano, kulitin. So nagdagan natin. Nagdagan ko yung pagkaano niya kasi man malabnaw yung ating ano, baka hindi ko nalagay. Hala siya, sana maging okay. Importante yung concealer guys kasi pwede nyo malagyan yung mga ano, pwede hindi nyo malagyan yung mga ayaw nalagyan dun. Kaya importante ang concealer. So ano masasabi nyo guys? Pantay ba? So ayan guys, okay na yan. So magantay lang na tayo ng 20 minutes to 30 minutes para i-wash out na natin siya, tanggalin na natin siya, okay? Guys, magbabanlaw na tayo. Nakalipas na ang 20 minutes. So, tara, tingnan natin kung anong magiging itsura ng ating kilay na to. Yan, parang sobrang itim niya, tapos parang sobrang kapal niya. So, titingnan na lang natin pagkatapos natin magbanlaw, ha? Okay? Hey guys, ang kinalabasan ng aking kilay. Ayan na, ayan na siya. Ayan. Medyo makapal pa siya kanina kaso may inanuhan ko lang masyado, binanlawan ko lang masyado. So ayan na siya, ayan na yung resulta niya. Nagtatagal naman siya ng mga 2 weeks siguro o 3 weeks ganun. Yan guys, kung nagustuhan niyo tong aking DIY eyebrow tattoo, so panoorin niyo lang tong video na to at syempre try niyo na rin tong black hair shampoo pang DIY tattoo. So sana magustuhan niyo yung resulta ng gagawin yung DIY tattoo. So guys, dito na nagtatapos ang aking video for today. And hi ka muna, Ella. Yeah, yung pamangkin ko naglalaro. Dito na nagtatapos. So, kung nagustuhan mo to, please leave the like, comment, and share, and subscribe, and hit the notification bell para every time may bago kaming upload, is update ka. So, bye! Bye!